So, welcome back mga tol sa ating channel. So, yun, sarap ng vape na to. Ang tagal ko hindi nakapag-review dahil nga sa mga nangyaring pandemic sa atin. Na-delay lahat ng items. Pero at least ngayon, ayan, dumating na yung mga vape natin. So, makakabalik na tayo sa pagre-review. So, bago tayo mag-start guys, pakifollow naman yung Facebook page natin. Ayan, search nyo lang po yung Ampon. Ayan, ako po yung mukhang mongoloid dyan. Nakikita nyo po sa screen nyo. So, mga ML player dyan na stress dahil puro talo kayo. Follow nyo po yung page ko at pasasayin ko lagi ang gabi nyo sa mga last trip moments natin. So yun, may good news nga pala ako sa may mga auto dyan or merong mga sasakyan. Sa may mga need ng car wash, auto detailing at mga car accessories, PM nyo lang tong page ito, Pure Ride. Ayan, nakikita nyo po sa screen natin. Yung page link po nila ilalagay ko na lang sa description. At huwag nyo kakalimutan na kapag mag-PM po kayo sa page nila, sabihin nyo po na refer po kayo ni Gus or ni Ampon para maka-discount kayo sa kanilang mga produkto at serbisyo, lalong-lalo na sa mga lightning items or yung mga pampailaw sa ating sasakyan. So napakaganda nung nilagay nilang fog light at headlight sa akin na brand nila mismo, which is yung Bright Pro. So ito yung mga pictures natin guys, ito papakita ko sa inyo, hindi po ito edited. Ito po yung kuha mismo sa akin sasakyan. So yun mga tol, hindi nakakasilaw yan sa mga makakasalubong nyo ha. So meron kasing mga ilaw na masakit sa mata kapag makakasalubong mo. So ito guys, hindi po, napakaganda ng quality pero affordable price siya. Yung link na lang din ng ating Bright Pro, ilalagay ko na lang po sa ating description. Anyway, balik tayo sa ating i-review. So actually nung March pa tong vape na to sa akin or yung pad na to sa akin. So good news sa inyo yun kasi mas maibibigay ko magandang review dito. So yun nga, matagal sa akin tong vape na to kaso hindi ko na i-review agad kasi hindi pa nung lumalabas sa market. So bawal nga daw sabi ng Geek Vape. And then nung lumabas na po to sa market, hindi ko naman ma-review kasi puro gas-gas naman na. So hindi na nga daw presentable sa mga manonood sa akin, sabi ng Geek Vape. So papadala na lang, nila ako ng bago. Eh kaso nga lang, may pandemic nga, ang hirap magpadala ng items doon. So na-delay na naman po. So yun, finally, ito na, i-review natin ngayon ay yung ating Aegis Pad. So yun guys, gusto ko nga lang maipakita sa inyo yung ating size comparison ng ating pad. Ito po yung Aegis pad natin sa ating battery. Ayan, so mas mataas po siya ng kaonte sa ating battery. Pero mas manipis pa rin po siya dito. So yun guys, papakita ko nga lang pala sa inyo yung itsura ng ating pad. Kaya hindi po natin ma-review nun dahil sobrang ano na po siya, puro na siya gas-gas, saka puro na po siya dense. Ito po, may tama po dito kasi lagi ko po siya nababagsak. Ayan. Tapos sa loob guys, ito papaita ko yung sa ating terminals. Ayan. So ayun lang po, yung moist niyan. Pero hindi po ako nangangamba kasi IP67 rating po ito. Ayan, papaita ko lang kung ano yung itsura niya bago tayo mag-unboxing. So ayan guys, so dako na tayo dito sa ating unbox. Ito na po yung ating Aegis Pod. Ayan guys. So makikita niyo dito guys, coil mesh tech. Ayan, pad form nila, 0.6 ohms, ayan. So, makikita nyo rin dito, tama mushi yung kanyang kulay. So, yung kulay kasi natin ay yung gunmetal. Ayan, so ito po yung unbox natin, tama mushi. So, yun guys, buksan na natin. Wow, ang ganda. So, ito na siya. Ito yung kulay niya, rainbow, wow, angas na ito. Ito maangas yung kulay. So, balikan na lang natin ito mamaya. So, pakita muna natin yung kasama niya sa package. So meron tayong manual siya, siguro ano to, certification card or authentication. So meron siyang dalawang OCC. Yung dalawang OCC niya po na to ay yung kanyang dalawang 0.6 ohms. So yung mesh type niya guys is kantal. Ayan. Then meron siyang kasamang USB type C male. Ayan, ito po yung niya, cable. So flat cable po siya. Then meron siya dito tools na parang liabe kapag hindi nyo po matanggal yung inyong mga OCC. So papakita ko po guys kung paano ko na rin lalagay yung OCC natin. So yun guys, dako tayo dito, balik tayo dito sa ating mod. Ito po yung mod nyan. So ayun, ganda. Ito, may leather siya dito guys. Tapos dito, goma. Goma po yung nandito sa gilid natin. Ayan. Tapos yung finish po niya dito is napaka napaka smooth tsaka makintab. Ayan, parang chrome finish nga yung datingan niya eh. Like dito. Pero mas gusto ko yung sana yung kulay na itong gunmetal sa akin. Kaso puro gas-gas na siya. Pero to kasi, maangas kasi pansinin. Pansinin yung kulay niyan. Then dito, ang natin is meron siyang type C female. Ayan, port po ng USB natin.
Tapos shock resistant siya. Nakalagay po kasi dito sa loob. Ito guys ha, ito papaliwanag ko nga pala. So nakalagay kasi sa likod, shockproof tapos waterproof. So dito guys, makikita nyo sa waterproof niya ay may IP67. So nagda-doubt ako sa nilagay nilang waterproof dito ng Geek Vape. Siguro nakalagay ang ano lang talaga dito is water resistant, kasi pag may IP67 ibig sabihin maaari pa rin siyang pasukin ng tubig. So ano ba yung IP67 na yan? IP67 means hindi po siya papasukin ng tubig to sa loob ng ano ng 30 minutes sa 1 meter na lalim ng tubig. Pero kapag lumagpas kayo doon, mas malalim yung pressure. Meron tayong chance na pasukin ng tubig to. So pag bumili po kayo nito guys, hindi niyo wag niyo po kagad na ibabagsak o ibabalibag. Kapag nakita niyo shockproof, baka mamaya pagkabili niyo, ibalibag niyo agad, iampas niyo agad sa pader, ilubog niyo agad sa tubig, magyabang kayo na to ganyan. So okay lang naman. Alalahanin niyo lang yung IP67. IP67 guys, inuulit ko, 1 meter sa loob ng 30 minutes. May makikita naman kayo IP68. Ayun naman, mas malalim naman 'yon. 1.5 meters naman 'yon sa loob din ng 30 minutes. So wag yung sa tubig lang po 'yun, wag yung ilulubog sa swimming pool, dahil yung swimming pool po kasi natin ay merong chlorine. So ayan lang, tips lang 'yon, guys. Wag yung paglalaruan, kaya may mga nasisirang vape na sinasabi pinapasok ng tubig. So ayan guys, kung makikita nyo dito sa ating dalawang pad na 'to, is yung akin ito yung matagal na, is puro gas-gas na tsaka dense. So 4 months na 'to, pero never nagbakbak yung leather niyan. Ayan ang nagustuhan ko sa kanya. Ayan. Then guys, yun nga, sinasabi ko sa inyo, yung sa specs niya, yung kanyang tawag dito, tibay. So matibay tong pad na to guys. Ilang beses ko na nalalaglag to. Walang problema, ayos na ayos pa rin. Tapos sumunod yun sa kanya, yung gaan niya guys. Sobrang gaan na itong pad na to. 73 grams kung hindi ako nagkakamali. So napakagaan nun sa isang pad. Tapos yung pang-anim nila, pang-anim kong ano dito sa specs ay yung kanyang slim. Yan, napaka-nipes niyan kung may kukumpara nga kan dito. Yan, napaka-nipes. Then yung pampito is yung liit niya, guys. Yan. Diba? Sobrang liit lang niyan kumpara sa ibang pad. Ito po yung pad ko na isa. Pak, 'di ba? Para lang siyang sipo lighter. Tapos guys, yung pangwalo natin is yung ayun nga, yung sa OCC niya. Yung mesh coil niya is kantal. Then yung pang 9 natin, pang siyam na sa specs niya is yung kanyang meron siyang anti-leak. Ayan, sa OCC niya. Itong OCC na to guys. Ayan, napakaganda ng OCC na ito. Moist lang, which is normal naman yan. Normal naman sa pad natin mag-moist. Tapos, itong tank natin or yung cartridge natin is meron siyang 3.5 ml juice capacity. So napakalit niya, pero marami kang juice na may ilalagay dito compared sa ibang pads. Then meron siyang 800 milliampere na battery. Ayan, 800 milliampere guys. So papakita ko sa inyo kung paano siya lagyan ng OCC. So yun guys, yung airflow nito, ayan kung mapapansin nyo, meron siya ditong butas. Ayan, may butas dyan. Pero dito sa kabila is wala. Ayan, so isa lang po yung airflow niyan. Then papasok po yung hangin na yan dito. Papasok dito yung hangin. Then tatama, papasok dito sa ating OCC. Ayan. So yun guys, bali ito, papakita ko nga lang pala kung paano siya pumapasok yung ano, yung airflow niyan. Well sana, yung kabilang side naman sana medyo mas manipis dito, mas maliit, para may choice kami, para kapag mag-vape kami, kung gusto namin medyo tight o medyo normal, dito may choice kami na ilipat-lipat na lang to ng pwesto. Yun sana yung ginawa nila. Anyway guys, so lagyan na natin ng OCC, ganito lang siya lagyan. Pasok nila ng ganyan yan, tulak niya maigi, then ayun na. Flush na siya agad. Pag maglalagay tayo ng juice guys, napakadali lang naman. Hold nyo lang yan. Tapos kayo maglagay ng juice. So napakadali. Tapos ito po yung mouthpiece man. Mouthpiece. Tapos tips na nga rin din pala. So nung nakaraan kasi wala pong nakalagay na ganito sa akin na push. So hinihila ko siya talaga pag ganito. So mas madali kasi siyang hilain guys kapag pinush mo dito sa gilid. So hawakan mo ko lang yung kamay. Isang ganun. Tap. Ayan, tanggal na siya. So yun lang guys, so balik na tayo doon at magbibigay ako ng opinion sa ating Aegis pad na to. So yun mga tol, basically gusto kong malaman nyo na itong pad na to ang lagi kong dala at gamit-gamit pang araw-araw. So unahin na muna siguro natin yung cons ko sa pad na to. So meron lang naman ako nakitang minor cons lang naman. So unang-una dito guys is yung kanyang airflow. Ayan, sana meron siyang airflow control. Kasi meron mga vapor dyan na gusto medyo mas tight pa, medyo, meron naman medyo loose.
Diba? Sa akin kasi saktong-sakto na to. Pero kung meron pa sanang airflow control to, na mas may itatight ko pa ng konti, eh talagang mas ma-appreciate ko. Pangalawa dito guys, sa cons ko, is yung kanyang strap. Sana magkaroon siya ng lagayan ng strap. Kasi itong pad na to guys, nakita nyo naman yung itsura. Lagi ko kasi nababagsak. Ayan, honest po yan. Wala pong araw na hindi ko po nababagsak tong pad na to. So sa tinagal-tagal kong gamit tong pad na to, ayan lang yung dalawang cons para sa akin. Ayan, honest cons ko po yan para dito. At ayun lang po talaga nakita kong cons para dito. So pag-usapan naman natin yung mga nagustuhan ko sa kanya. Unang-una ko nagustuhan sa kanya is yung airflow niya. Although hindi siya adjustable airflow, pero napakasarap at sobrang smooth pa rin. Hindi ko na ginamit yung Binge pad ko dahil dito. So alam nyo naman, pangalawa is yung flavor. Alam naman natin na kapag smooth at maganda yung airflow, eh nagpo-produce ng masarap ng vaping experience. At pangatlo, eh plus na yung kanyang mouthpiece. Ayan guys, saktong-sakto at napakasarap ilapat ng labi mo para humipak dito sa pad na to. Yung pang-apat sa akin is yung gaan niya at yung pagiging slim niya. Ayan, which is sobrang gusto ko dahil napakadali niyang dalhin at parang wala kang dalang vape sa katawan mo. Pero yun nga, eh nga guys, sabi ko nga sa inyo, dahil maliit at magaan ito, lagi ko ito nababagsak. Pero guys, yung panglima kong nagustuhan dito is yung kanyang tibay. Ayan, so natatandaan ko yung bago pa lang sa akin itong vape na to. Halos 8 beses sa isang araw ko nababagsak itong pad na to. Ayan, seryoso po yan, 8 beses. Sa matataas pa galing. Ayan, meron pang galing pa ako sa van. Na kapag tayo ko, ando na nalaglag na yung pad ko na naman, nakakataas-taas. Pero hindi naman, never siyang nasira, never siyang nagloko. So yun yung nagustuhan ko pa sa kanya. Pang-anim guys, is yung OCC niya. So napakaganda ng OCC niya, napakalinis ng gawa. Walang mga bali-balingo dun sa coil sa loob. Hindi siya nagli-leak. Ayan. Tapos, meron kasing ano tawag dito? Meron kasing mga dedicated na juice para sa mga pads. No? So yung OCC na ito guys, kahit nilalagyan ko ng mga regular na juice, eh walang problema. Huwag lang siguro yung Max VG. Ayan, huwag lang yun. Masisira po siguro talaga yung coil nyo doon. Kasi sobrang lapot noon. Baka hindi pumasok yung juices sa loob ng OCC nyo. Tapos yung pampito na nagustuhan ko, wala siyang leaks. Yung nakita nyo kanina mga basa sa terminals niya, eh puro lang moist yun. Moist lang po yun. Pero hindi ko pa masyado nililinis yun ha. Kumbaga, kung ano yung nakita nyo, yung gilid lang po, yung labas lang, ito lang yung nililinisan ko dyan, ito lang pad na to. Pero yun na dito sa loob, hindi ko po madalas linisin yun. Kung anong nakikita nyo nung kanina, yun lang po yung talagang ano niya, moist lang, which is normal naman sa isang pad. Yung pangwalo ko pong nagustuhan sa kanya is yung 3.5 ml juice capacity niya. Ayun guys, napakaliit na ito ha. Pero napakatagal mong uubusin yung juice na nilagay mo dito. At pang siyam guys is yung battery niya. Ayan, 800 mAh pero napakatagal kong ginagamit tong pad na to. Siguro sa chain vape ko tumatagal sa akin to ng 4 hours. Ayan, 4 hours po. As a normal vape ko naman tumatagal siya ng halos 6 hours. Ewan ko kung bakit na ang tagal kong ginagamit pero dahil siguro nasusolve ako kada humihipak ako sa pad na to. Although hindi ganun kalakas yung vapor niya pero sa flavor niya ay hindi mapapahiya ang geek vape sa mga pinagsasabi ko dito. At yung pang-sampu at huli kong nagustuhan sa kanya guys is yung kanyang Type-C charging port. Ayan. So napakatagal ko siyang ginagamit pero kapag nag-charge ako, siguro matagal na yung 15 minutes. Kanina kaka-charge ko lang nito. Wala pa yatang 10 minutes. Oh grabe, mabilis to. So yung gamit ko pong charging dito is yung sa charger po ng cellphone ko. Ayun lang po yung ginagamit kong cord tsaka yung adapter. So yun lang mga tol, sana marami kayong natutunan. Next review po natin is yung Aegis Boost Plus. Ito po, ayan, Aegis Boost Plus. Bago rin pong labas po ng Geek Vape to, saka tong Aegis Boost Max. Ayan, ito po yung lagi kong gamit dito pag nag-i-stream ako. Ayan, itong dalawan to. So yun lang mga tol, salamat sa mga nanood. Kita-kita tayo sa next review natin.